So, kamusta naman po tayo lahat? Okay po ba tayo dyan? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. And ako dito, okay naman. So, welcome to my room! Ayan, solo ko ngayon. Wala dito si Kylie. Mamaya pa siya dadating. Vlog nga pala na to ay ginawa ko para magpasalamat para sa lahat ng taong tumulong at nakaisa sa advocacy ng kapatid ko. Mega shoutout sa'yo, Laardy. Sabi ko nga sa'yo, maldita ka man sa paningin ng iba, pero meron ka namang busilak na puso at magandang hangarin para sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya dyan, thumbs up, congratulations, at talagang proud ako sa'yo. Yung naisip niya po ito, sa kanya to, originally siya po ang nakaisip nito, hindi po ako. Kasi kung ako'y naandun din sa Pilipinas, gagawin ko yun. Pero since wala ako, buti na lang nandyan ka. Kaya thank you, thank you, thank you so much. Knowing na bata ka pa, so hindi naman na sobrang bata, young adult na din. Nakakaisip ka ng mga ganyang pagtulong sa ating kapwa. Ipagpatuloy mo yan, maganda yan. Nagkaroon ng bagyong Ulysses sa Pilipinas. Alam naman po natin na sobrang daming nasalanta sa Cagayan, sa Marikina, at sa mga karatig pa na lugar. Sobrang nakakalungkot po yung nangyari sa atin. Kung nila alam po paano ulit sila makakapag-start. Kasi alam ko na sobrang daming nawalan ng bahay, nawalan ng kabuhayan, nawalan ng tirahan, at mas nakakalungkot dahil yung iba nawalan ng pamilya, ng mahal sa buhay. Nakaranas siguro sila ng mga trauma. Ganito pong pangyayari, ang kailangan po natin gawin ay ang tumulong, ang magtulungan para bumangon ulit ang isang lugar o ang kapwa natin Pilipina. Good thing sa karakter ng mga Pilipino, meron tayong kapit bisit. Meron tayong bayanihan na tinatawag. Automatic na sa ating mga Pilipino ang tumulong. Na which is nakaka-proud kasi kahit na nahihirapan tayo sa buhay, kahit na may dinanas tayong mga kalamidad, katulad ng ganito, ng sa bagyong Ulysses, nakukuha pa po nating ngumiti at nagiging positibo tayo sa buhay. At talaga naman ang ating mga kapwa Pilipino ay handang tumulong. Kaya maraming salamat po dito sa mga kaibigan ko sa UAE. Sobrang salamat po kasi sabi ko nga po sa inyo, underham nyo katumbas ng isang malaking blessing sa Pilipinas. Maliit o malaki ang dinonate, marami o konti, pag pinagsama-sama po natin yan, magiging marami. Shout out ko po si Ate Alice. Ayan, kahit na lagi mo akong binubuli, pero kapag sa tuwing ako'y kumakatok sa iyong pintuan, talagang ako'y iyong pinagbubuksan. Alam ko namang love mo ako, Ate Alice, eh, kahit lagi mo akong binubuli. Ayan, kaya thank you sa'yo. Thank you din sa kapatid ko, kay Sis Chris. Salamat, sis, kasi abot puso mong pinarating yung pagmamahal mo para sa kapwa natin. Alun din kay Nanay Roan. Alam ko lagi ka lang nandyan para to support me. Hindi lang po sa ganitong mga ganitong bagay, but kahit saan, alam ko nandyan ka lang to support me. Kay Pal, na napakabuting puso, salamat din sa'yo kasi pinarating mo din ng buong puso yung pagmamahal mo sa ating mga kababayan. At yung kaibigan ko nga pala, si Jonalyn. Salamat sa'yo, John. Doon po sa mga kababayan ko dyan sa Minanga. Salamat po kasi tinulungan niyo po yung kapatid ko, yung buong pamilya ko, para kumpayan po yung paghahatid ng tulong para sa naapektuhan ng bagyong Ulysses. So, kaila Ate Lenny, at sa pag-arrange ng mga box, kila Jiangjiang, sa nangyaring ganito sa pandemic, sa nangyaring ganitong bagyong Ulysses, minsan naiisip mo na lang, maging thankful ka na lang kasi hindi mo nararanasan yung mga bagay na naranasan ng ibang tao. Nandyan ka pa rin na buhay, humihinga, nakikita yung ganda ng meron sa mundong ito. Kaya, dapat maging thankful
grateful na lang din talaga everyday. Parang it's always a blessing na gumigising ka, bumabangon ka kada araw. Na pupapahabain tong vlog na to, panoorin nyo na lang po. Basta bukas palad ka din tutulong. Diba nga sabi, it is better to give than to receive. Kaya habang may ibibigay ka at habang may kaya mo pang tumulong, tumulong ka lang. Hindi masusuklian ng kahit anong bagay yung saya na maipaparamdam mo sa taong matutulungan mo. And yung talagang pakiramdam ng ganun, very fulfilling sa akin. Unexplainable po yung mga ganun na nakakatulong pa sa mga taong mas higit na nangangailangan. Wala man sa'yo ang lahat, pero pag meron kang busilak na puso, bukas palad na kamay, solidian, iba yung pakiramdam na maibibigay sa'yo. So, para po naman dun sa mga nasalanta ng Bagyong Eurycy, huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam ko mahirap yung pinagdadaanan nyo ngayon. Alam ko hindi ganun yung kadali. Hindi nyo alam kung paano po ulit kayo makakapag-start. Pero, huwag tayo mawawala ng pag-asa. At lalong-lalo na, humingi lang tayo ng guidance kay God. Lagi lang tayo mag-pray sa Kanya. Dapat sa mga oras na ganito, kailangan talagang pray hard. It will work. I hope everything will be okay soon. Sa bawat unos na dinaranas natin, mayroong liwanag na katapat yan. Hindi man kinabukasan, hindi man sa susunod na araw, pero darating yung time, babangon at may liwanag ulit po sa buhay mo. And kaya po natin to. Iba yata ang Pilipinas. 115 packs of goods, including po dito yung mga hand goods, mga delata, yung mga noodles, mayroon din tayo mga diaper and biscuit. So, may bigas din po. So, yung 115 na yun, 115 families na din po yung matutulungan. So, ilang box po ng damit po yung makakarating sa Cagayan. Be a blessing to everyone. Yun ang meeting, hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay. Kapatid ko na nagpaabot ng tulong para magbigay ng mga tubig na supply ng City Water. Total naman po ng pera, nagkaroon tayo ng 13,200. Tomorrow is another day. Tomorrow will be much brighter than yesterday. Ito lang ang mga ganitong pangyayari. Nag-iiwan to ng lesson sa ating buhay. Mga bebe ko, sa bawat lungkot na meron tayo, lagi lang natin tatandaan na baka bukas, sa susunod na araw, sa susunod na buwan, mapapawi na ng kasiyahan yung lungkot na meron sa mga mata niyo. So, be positive. Be, connect yourself to God. Kasi, everything you will pray for will have an answer for the perfect time. And God will never sleep. Andyan lang siya para gabayan tayo. So, kapit lang mga kababayan ko. Everything will be okay. Like a diamond that shines
for another day. Thank you so much. God bless you all. Keep fighting. Have faith. Bye-bye.